Bagay yun kinakabahan. Wala yun. Hi everyone! My name is Jill Quinces Arganal and student of Cavite State University main campus in Cavite. Estudyante sa umaga, call center sa gabi. At isa rin po ang intern ng Aves Community-Based Organization sa lungsod ng Cavite. Hi, I'm Kenneth Ancalan from Cavite State University, main campus in DAP, and also a part of Aves Community-Based Organization and also a part-timer ang inyong work harder ng estudyante. Hi everyone, I am Jade Ashley Villarante from Laguna, first year BS Medical Technology student sa Centro Escolar University, at gusto ko sabihin yung bio ko sa Instagram, mag-aaral at nagmamahal. Para sa bayan! Bigay ng halimbawa ng toxic Filipino trait at i-explain kung bakit ito naging toxic. Toxic Filipino trait, ayun po yung Filipino time kasi parang lagi na lang tayong naghihintayan, ganun po, parang napag-usapan na, hindi ka pa atin sa ganung oras. Ayun. Sa akin naman, girl mentality, bali, parang yung may mga gawain kami, mga trabaho ka rin. Yung part na parang gusto mo nang iangat yung sarili mo, pero yung ibang tao na malapit sa'yo, parang binabalikan na nila pababae. Parang gusto nila na sabay-sabay kayo muna, pero ginagawa kasi wala dapat manguna. Pero para sa akin kasi minsan, yung crab mentality ng isang tao talaga, isa sa masakit na ginagawa ng mga Pilipino sa atin na hindi talaga mabago-bago eh. True. And sa akin naman is more shaming. Kasi syempre, kapag may alam ka, tapos sabi nila, nagbibida-bida ka. Puso yung taklasan, di ba? Na ano nila. Kapag may alam ka, tapos shinare mo sa iba, parang magiging mali pa sa bawat Pilipino. Yan yung mga negativity ng Pilipino na dapat talaga may stop na yun. Ang mga mayor ay dapat may absolute control sa kung sino ang iha-hire nila sa local government unit. Dapat, ang naisip ko kasi pag absolute, siya lang, parang centralized na sa kanya yung power. Para sa akin, mas maganda, meron na tayong set ng criteria, ng guidelines na kukunin. Para sa gayon, maiwasan din yung mga backer, yung mga malalakas kay mayor. Kaya naisip ko siya, red flag. Sa amin kasi may mga ganun eh. Siyempre may kasalala din. Kagaya nga na naging backer na lang din. Kasi hindi naman basta-basta magiging backer si mayor sa amin kung wala kang pinagtapusan or wala kang background doon sa mismong ipapasok mo eh. Pero yung nagiging outcome naman kasi niya sa municipality namin is okay naman. Goods naman yung nailalabas nilang platforma nila. Then the same time yung mga programa nila na isa-set nila na maganda at nadi-disseminate naman nila na maayos sa buong barangay. Goods na goods naman sa amin yung ano, outcome ng kahit magkaroon ng backer. Ang resources ng local government unit tulad ng mga building at mga sasakyan ay maaaring gamitin ng mayor depende sa tingin niya kung paano dapat ito magamit. Ayan, bakit? Red flag, hindi ako umagree. Hindi porket na galing din sa kanila or sila yung nagpatupad ng mga proyekto, meron na silang capability na gusto ko pang gamitin kasi dahil sa aming pagaling. Hindi ganon. Hindi naman talaga sa kanilang galing yun eh. Nagmula yun sa pera ng mga nagtatrabaho. Kailangan na sa tamang proseso, kung tayo nagbabayad, dapat din sila magbayad. Hindi nila dapat yun ipahiram or gamitin na sa akin to, pag mamayari ko to. Hindi pwede ganon. Tungkulin ng mayor na magbigay ng tulong na pera sa mga mahihirap. Both red and green blood. Bali pa sa akin kasi kagaya para may emergency ka, yung kailangan na kailangan sa ospital yung pera na yon, mas okay pa rin na makakahingi pa rin sa government ng pera na yun. Then, the same time, red flag naman kasi kuwari tatakbo pa lang ngayon na namimigay ng pera. Parang sa isip kasi ng ibang tao,
nabili ka na nilang boto. Pati red flag yung sagot ko kasi mas maganda na instead na pera, sana naka-come up si Mayor ng mga proyekto nang sa gayon ay mayroong sustainability yung proyekto na kahit hindi nga si Mayor yung nakaupo, meron pa din tutulong sa taong bayan.